mukhang usong-uso ngayon ang magpa-drug test. Nagpa-drug test na ang presidential aspirants na sina Ping Lacson, Bongbong Marcos, at ngayon naman nagbo-volunteer na rin si Isko Moreno. Pero ano ba talaga ang halaga nitong mga drug test na ito? Sa totoo lang po, wala naman talaga masyado. Ang sasabihin lang ng karamihan ng mga drug test na ito ay hindi gumamit ng droga ang nagpa-test sa nakaraang 2 hanggang 5 araw. Yun na po yun. Halos lahat kasi na ginagawang drug test ay gamit ang tinatawag na urine sampling. At ayon po sa National Center for Biotechnology Information ng US National Institutes of Health, ang mga sumusunod ang tinatawag na detection window ng urine drug test. Ito po, kung sa alcohol, magpo-positibo ka lang kung uminom ka sa nakaraang 12 oras. Sa shabu naman o methamphetamines, 2 to 5 days po. Kung bumata ka sa nakaraang 5 araw, kapag mariwana, mas mahaba, 1 hanggang 30 araw na paghit-hit, pwede pang ma-detect. At sa cocaine naman po, kung gumamit ka sa loob ng 3 araw. Sa morphine at heroin, sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. So, ibig sabihin po, kapag lagpas na po dyan, hindi masasabi ng urine drug test kung gumamit ka. Sa makatwid, ang mapapatunayan lamang po ng karamihan sa mga test na ito ay kung gumamit ka sa nakaraang linggo. Ang urine drug test po ay ginagamit ng halos lahat ng drug testing. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Ito rin kasi ang pinakamura, pinakamadali at pinakasimpleng gawin. Walang kailangan gawin kundi jumingle sa isang bote. Yun lang, ito rin ang pinakamadaling dayain. Dahil kailangan bantayan mo ng maigi ang pag-jingle ng isang tao para hindi po palitan yung urine sample. Ang mas mahaba ang detection time ay sadyang mas komplikado kaya't bihira tuloy gamitin. Ito po ang tinatawag na hair sampling. Ito rin po ang drug test na binovolunteer ngayon ni Senator Bongo. Ito po kasing hair drug testing, kayang ma-detect ang illegal drug use hanggang 90 days or 3 buwan. Yan na po ang pinakamahaba. Ang ginagawa po rito, kukuha ng sample ng buhok. Halimbawa, sa inyo pong bumbunan. Dahil ang buhok ay tumutubo sa kalahati o ng kalahating pulgada kada buwan, puputol ang medtech ng 1 kalahating pulgada para po sa 3 buwan. Ang droga kasi pumapasok sa loob ng buhok at hindi natatanggal kahit hugasan po ito. Yun nga lang, hindi madedetect ng hair sampling ang paggamit ng droga kung wala pang 7 hanggang 10 araw. Hindi pa po kasi umaabot ang droga doon sa buhok. Mas magastos at komplikado rin ito, kaya't kaunti lamang na lab ang gumagamit ito. Dito nga po sa Pilipinas, hindi nga malinaw kung meron nang gumagamit ng gantong testing. Isa pa, ang kulay po ng buhok ay nakakapekto sa resulta. Ang mga elemento kasi ng ilang droga gaya ng shabu at cocaine, mas dumidikit sa melanin ng buhok na mas maitim. Ito pa po. Ayon po sa Winchester Hospital sa Maryland, walang drug test na 100% accurate. Lahat kasi ng mga test ay nagme-measure lamang ng mga chemical levels. At merong mga pagkain o gamot na minsan ay nagbibigay ng tinatawag na false positive. Ibig pong sabihin, maari kang magpositibo sa droga, maari lang, dahil sa iyong kinain kahit hindi ka naman gumagamit. Halimbawa, yung pag-inom ng ibuprofen o parang paracetamol, maaaring mag-false positive sa marijuana or barbiturates. Ang cold medicine or mga nasal decongestant naman, maaaring mag-false positive sa shabu. Maari lang naman. Ang poppy seeds sa morphine at hemp at yung mga hemp products naman po ay maaaring mag-false positive sa marijuana.